Uy! Mukhang hindi ko gusto yung amoy ng buong lugar, ah. Ano, Anton? Nararamdaman mo rin ba? Oo nga, Barage. Hindi ko din gusto na parang pinagplanuhan yung kapatid ko. Bakit? Ano meron amoy dito, Printing? Wala naman problema. Presko nga eh. Madami puno. Hindi tulad Maynila, madami polusyon. Ikaw, tatay, meron ka ba na amoy? Wala naman ho, Boss Nison. Nagbibiro lang si Barag sa kayong anak ko. Ibig sabihin po nun, kabaliktaran. Kaya po nila sinabing hindi maganda yung amoy. Ibig sabihin nun, maganda po talaga. Ah, tapat kasi sabi na lang mismo salita. Ako tuloy lito. Hindi intindihan eh. Oh, Tonyo, dito na pamilya mo oh. Tonyo, totoo ba yung sinabi mo kanina? Narinig ko eh. Maayos sa'yo yung pakikitungo ng mga tao dito? May nararamdaman akong kakaiba sa'yo eh. Diba, Barag? Oo nga, Tonyo. Baka nahihiya ka lang magsalita. Kaagad nang sinaway nung tatay, si Barag at si Anton. Alam kasi niya na pinariringgan nito yung dalawang pamilya. Tama na yan, Barag. Anton, Boss Nison, pwede po bang pumasok na lang po tayo sa loob? Hindi kami kasi sanay sa mahabang biyahe sa kotse, kaya medyo sumakit po yung likod namin. Doon na lang po tayo. Kitang-kita sa mukha nung dalawang pamilya yung matinding pagkailang. Nakayuko lang yung buong pamilya ni Lolo Matoy. Habang yung pamilya ni Gilbert tahimik lang sa isang sulok. Kinakabahan na si Mang Tunyo ng mga oras na ito. Alam niya kasi sa sarili niya na naramdaman na ng pamilya niya yung aura ng mga nakatira doon, pati na rin yung ginawa sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng Printing, kaagad nag-uto si Boss Nison na magluto yung dalawang pamilya. Meron kasi siyang paboritong putahe na palagi niyang kinakain kapag naroon. Ulam para sa pamilya ni Lolo Matoy. Tapos panghimagas naman para sa pamilya ni Gilbert. Pagkasalitang pagkasalita ni Boss Nison, kaagad nagtinginan sila Mang Tunyo. Para bang nag-uusap sila sa tingin. Alam na kaagad nila yung pwedeng gawin nung dalawang pamilya. Nagsalita naman si Lolo Matoy ng "Wala pong problema, Boss Nison. Bigyan nyo lang po kami ng dalawang oras at paghahandaan namin ang lahat ng nandito. Sisiguraduhin po namin na magiging masarap ang pagkaluto para sa espesyal na mga bisita." Eto namang si Barag. Hindi nagustuhan yung pagsasalita ni Lolo Matoy kasi nakatitig yon sa kanya. Humirit si Barag ng "Siguraduhin nyo lang ho talaga na masarap yung lulutuin nyo. Marunong kasi kaming tumingin kung merong kakaibang sangkap na nakalagay sa pagkain." "Apa! Galing pala ito, Barag eh. Marunong din tingin mga pagkain. Perikot, perikot. Ganyan kailangan mga lalaki ngayon. Yung marunong tingin pagkain, saka marunong din luto."
Ikaw, Gilbert. Ikaw gagawa pangimagas natin, tipa? Sige na. Sabay na ng luto kay Lolo Matoy. Para masarap ang kain natin mamaya. Naiwan na lang sa loob ng printing. Sina Mang Tunyo, Anton, Barag, tatay niya, at si Boss Nison. Sa tali lang ha! Maiwan ko muna kayo dito apat. CCR lang ako. Kanina pa ako natatae sa biyahe. Wait lang ha! Tay, Kuya Anton, Barag, wala naman po silang masamang nagawa sa akin eh. Kaya sana po, huwag niyo na po silang saktan. Anong wala? Hindi mo ba naramdaman? Pagdating pa lang namin dito, iba na yung aura mo. Sa kakitang-kita sa mukha nila, na meron silang masamang plano sa'yo. Di ba, Barag? Oo nga, Tonya. Yung naamoy namin kanina, kalimitang amoy yon. Kapag merong masamang pinaplano ang aswang, o hindi kaya isang manggukulam. Saka batay sa itsura mo, malamang meron kang nakain na ibinigay nila, ano? Nakain? Meron nga. Merong ibinigay sa akin yung pamilya ni Gilbert eh. Nakabalot ng dahon ng saging tapos kulay itim na kanin yung laman. Saka kanina din, bago kayo dumating, umakyat kami sa bundok kasama ko yung pamilya ni Lolo Matoy. Ang weirdo nga nila eh. Kasi nung nasa taas na kami ng bundok, pagharap ko sa kanila, para bang bigla na lang silang nasilaw. Nung kaninang nasa bundok ka, nakalabas ba yung medalyon mo? Ang alam ko, pagtalikod ko, sumabay ng labas yung medalyon. Tapos ayun, bigla na lang silang nagyaya na bumaba dito. Tapos ayaw na nila akong tignan. Put, ina, ng mga to ah. Papatayin ka? Tatay, ano sa palagay nyo? Anong gagawin natin sa mga yan? Kalmahan nyo lang muna. Ang mabuti nating tignan ngayon ay hindi napahamak yung kapatid mo. Malamang naprotektahan ka ng medalyon mo o nakapagdasal ka bago pa man mapakain sa'yo yung itim na kanin. Yung tungkol naman doon sa pamangkin ni Lolo Matoy, siguradong bibiktimahin ka dapat nung nasa bundok kayo. Swerte ka lang anak, nailabas yung medalyon mo. At batay na rin sa lahat ng impormasyon na meron tayo, sa palagay ko, etong sila Lolo Matoy, merong lahing aswang. Habang itong sila Gilbert naman, mangkukulam. Kaso, meron pa akong nararamdamang kakaiba. May nararamdaman pa akong mas malalim. Hindi ko lang alam kung ano. Obserbahan pa natin. Hindi tayo pwedeng masyadong gumalaw dahil andito si Boss Nison. Wala siyang alam sa mga nangyayari. At hindi pa rin tayo ganun kasigurado. Kaya pag-aralan muna natin yung buong sitwasyon. Tapos yung ilalabas na pagkain mamaya, sabihin nyo yung tatlong salita na ito at iihip ng tatlong beses doon sa pagkain. Hindi tayo tatablan ng kahit anong orasyon na ilalagay nila doon sa pagkain. Apa! Mukhang basic kayo apat ha. Meron ata ako narinig na salita sa'yo, tatay, tungkol dito printing. Ano ba? Meron ba problema dito? Tonyo, ayos lang ba ikaw printing? Opo naman, Boss Nison. Ayos lang po ako dito. Natutuwa nga po ko kasi marami po kong natututunan dito sa lugar. Saka hindi po pala biro kapag naging tagapamahala ka na. Kasi kailangan nyo pong makisama sa ibang tao eh.
Ha, gusto ko ugali ikaw, Tonyo, ah. Magaling ka, tao. Ilang araw ka palang dito, barracks, pakikisama ka agad na pansin mo. Perikot, perikot yan. Ako paniniwala ko bilang boss, pangalawa na lang produkto. Ako alaga talaga mga tao na kakasama. Sila kasi palagi nagmamanage business. Ako andito taga-observer lang. Kaya naman at trabaho ko bilang boss, siguraduhin na nasa mabuti kalagayan mga empleyado. Kapag meron kailangan, bigay ako. Kapag kaya ko tulong, tulong ako. Ikaw kinig sa akin, Tonyo, ha? Ang empleyado kasi, sila ang number one secret kung bakit ka mag-success negosyo. Marami kasi negosyante, masyado nakapokus pera sa kabenta produkto. Nakakalimutan nila alaga tao nila. Kaya tamad-tamad kapag trabaho. O di kaya nanakawan sila. Kaya din gusto ko kasama pamilya nyo negosyo. Kasi kayo masipag lahat, saka mapapagkatiwalaan. Ganon din sila Lolo Matoy sa kapamilya Gilbert. Kayang-kaya nila manage buong lugar dito. Kaya laki pa sa salamat ko andyan sila. Nang marinig nila yung sinabi ni Boss Nison, mas lalong naging komplikado. Mahalaga para sa kanya ang bawat tauhan. Kaya naman, hindi pwedeng basta-bastang gumalaw sila Mang Tonyo. Kasi maaaring masira yung negosyo pati na rin yung samahan na nabuo. Kaso nga lang, hindi alam ni Boss Nison na yung mga trabahador niya ay merong ibang katangian. Ilang oras pa ang lumipas. Unang bumalik yung pamilya ni Gilbert. Parehong putahe ang dala nila. Nakabalot yon sa puno ng saging. Tapos kulay itim na kanin yung laman sa loob. Nanlaki yung mata ni Mang Tonyo nung makita niya yon. Mabilis niyang tinignan yung tatlo para senyasan. Pero sobrang kalmado nila. Etong si Barag, nauna pang kumuha ng panghimagas. Aba, kakaiba pala dito sa lugar nyo. Nauuna yung panghimagas. Sige nga, matikman nga kung masarap. Teka. Masarap ah. Parang merong kayong inilagay dito. Gilbert, tama ba? Gilbert ang pangalan mo? Ikaw ba yung nagluto nito? Hindi po. Tinulungan ko lang po yung nanay ko sa pagluluto. Paano nyo niluto to? Kakaiba kasi eh. Itim na kanin tapos nakabalot sa dahon ng saging? Meron bang espesyal na paraan sa pagluto nito? Ha? Di ba ito din yung binigay nyo kay Tonyo? Yung nanay at ibang kapamilya ni Gilbert, sobrang sama ng titig kay Barag. Yung tono kasi at tingin niya, talagang merong gustong ipahiwatig doon sa pamilya. Nako, ikaw talaga Parag. Siyempre hindi nila pwede sabihin secret recipe ng pagkain nila. Kahit ako pag nagluto, hindi ako magsabi sa hug. Sekreto ko yon para hindi magaya aking style. Mas lalong nagduda sila Mang Tonyo kasi iba yung binigay kay Boss Nison at iba din yung sa kanilang apat. Yung tatay naman ni Mang Tonyo, palihim nang yumuko habang hawak yung pagkain. Nagbanggit siya ng tatlong salita
at inihip doon sa pagkain. Kaagad namang sumunod yung tatlo matapos nun. Kaso nga lang, napansin yun ni Boss Nison. Ang galing talaga pamilya nyo ha. Lahat kayo nagdarasal bago kumain. Very good, very good. Kaya palagi swerte negosyo natin. Lahat tayo dito lapitin good spirits. Nakakatuwa naman buong pamilya. Baka sa mukha ng nanay ni Gilbert, yung sobrang pagkairita nung nalaman niyang nagdasal yung apat. Makikita mo rin sa kanya yung pagsara ng kamao. Alam nyo ba? Ito pamilya Gilbert sa Kalolo Matoy. Lagi din sila nagtarasal. Pero iba yung kanila. Sila Lolo Matoy, palagi madali araw. Mga alas 12 madali araw. Andiyan sila labas. Gawa sila bilog tapos nakatingin langit. Ito naman pamilya Gilbert, alas 3 madali araw. Doon loob bahay. Sabay-sabay sila dadasal sa itim kandila. Hindi ko alam kung ano religion yun eh. Pero okay lang para sa akin. Basta nagdadasal tayo para lapitin ng good spirits. Diba mas maganda yung ganon? Bigla namang humirit si Baragnang. Opo naman, mas maganda nga po yun. Kung lahat tayo, mabuting espiritu yung sinasamba. Mahirap kasi kapag iba. Baka mamaya kung ano pang gawin sa mga taong nakapalibot sa kanila. Napatahimik sila sandali nung sinabi yon ni Barak. Hanggang sa sumakto naman. Dumating na rin sila Lolo Matoy at daladala yung ulam. Pasensya na ha. Medyo natagalan kami sa pagluto. Espesyal kasi itong ginawa namin. Etong malaking kaldero, para sa atin itong lahat. Ito pong nasa mangkok. Boss Nason, ito po ang para sa inyo. Dinagdagan ko pa po yan ng pampalasa. Yung ayon po sa gusto nyo. Yara gusto ko sa'yo, Lolo Matoy eh. Kapisado mo na mga gusto ko. Perikot, perikot. Thank you. Yung itsura ng ulam, normal lang na sabaw. Etong si Barag na naman ang unang kumuha. Medyo napatigil siya kasi akala niya karne. Pero pagkakuha niya doon, palaka yung laman. Napailing kaagad si Mang Tunyo nung makita niya yon. Aba! Ayos ah! Exotic naman pala kayo dito. Oo, Parag, masarap yan. Kami mga Chinese kumakain talaga ganyan. Malinamnam kasi yan kumpara sa karne ng baboy o baka. Sige na, tikman nyo lahat. Pangako ko sa inyo masarap magluto, Lolo Matoy. Yung tatay ni Mang Tunyo, sumenyas ng kaunti. Huwag daw nilang kainin yung ulam. Naging seryoso na din yung mukha niya. Nag-iba yung aura ng buong paligid. Maging si Anton at Barag, parang naghahanda na din. Oh! Bakit ayaw nyo galaw pagkain nyo? Tatay, Tunyo, Barag, Anton! Ayaw nyo ba luto, Lolo Matoy? Sagot ng tatay ni Mang Tunyo. Opo, Boss Nison eh. Hindi kasi kami kumakain ng ganyan. Lalong-lalo na kung merong ibang halo yung pagkain na ibinigay sa amin.
Ano ba yan ibang halo na sinasabi nyo? Kanina ko pa naririnig yan eh. Pwede nyo pong itanong kay Lolo Matoy, Boss Nison. O hindi kaya sa pamilya ni Gilbert. Masama na yung titig ni Lolo Matoy sa tatay ni Mang Tunyo. Maging si Barag at Anton, binabantayan na rin yung lahat ng taong naroon. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mga busina. Dumating na yung jeep ni Marlon. Oh! Andito na pala, Marlon! Mag-aalas 6 na pala ah! Maaga ata dating Marlon ngayon ah. Wala siguro traffic. O sige na, lagay na kayo mga damit doon sa jeep. Sabay na rin kami ng alis kay Marlon balik Maynila. Kaagad namang sumunod yung dalawang pamilya. Maging si Boss Nison. Lumabas na din ng barracks para tignan yung paglalagay ng damit. Naiwan na naman sila Mang Tunyo doon sa lamesa. Nagwika si Mang Tunyo ng, "Tatay, bakit hindi pwedeng kainin yung luto nila Lolo Matoy?" Sagot ng tatay sa kanya, "Hindi bastang orasyon ang inilagay dyan. Tignan mong maigi. Magkaiba yung inilagay nila sa pagkain ni Boss Nison sa pagkain natin. Merong mataas na lason yung palakang nakalagay sa atin. Pangontra lang sa mga orasyon yung sinabi ko kanina. Hindi tatalabyan kapag natural na lason ang gamit." Nagsalita na rin si Anton. Sobrang init na ng ulo niya. "Ano tay? Hahayaan na lang natin yung ginawa nila kay Tunyo? Tapos ngayon oh, kitang-kita naman eh. Gusto tayong dalihin. Hindi lang tayo basta'y namuntay. Gusto tayong patayin oh." "Siyempre anak, hindi natin papalagpasin yung ginawa nila. Pero, meron talaga akong nararamdaman na kakaiba. Hindi lang sa pamilya ni Lolo Matoy. Hindi din sa pamilya ni Gilbert. Alamin muna natin bago tayo gumalaw. Kaya magpapaiwan tayo ngayong gabi." Bagay na napansin ko sa kwento mga kaninuno. Sobrang intense nung pangyayari sa episode na to kasi hindi man literal na naglalaban, pero utak yung ginagamit nila sa kakaibang paraan. Maaring sa paningin ni Boss Nison, nagiging mabait yung dalawang pamilya kina Mang Tunyo. Siyempre, pinaghanda ng pagkain eh. Pero hindi niya alam sa likod nun, gumagamit na pala sila ng malakas na orasyon at pang-atake. Habang sina Mang Tunyo naman, matinding depensa din yung ginagamit. At hindi din sila basta-basta gumagalaw. Masuri nilang pinag-aaralan yung bawat detalye. Na kung tutuusin, pwede naman silang makipagbakbakan agad eh. Pero dito na naman natin nakikita yung disiplina kapag manggagamot. Yung disiplina kapag mataas na uri ng gamit yung meron sila. Talagang hindi sila basta-basta kikilos hanggat hindi nila nakukuha yung sapat na impormasyon para gumalaw. Bagay na sobrang nakakamangha kung ia-apply natin sa buhay natin ngayon mga kaninuno. Kasi paminsan, di ba, dyan tayo nadadali. Sa mga biglaang desisyon na hindi natin pinag-iisipan ng malalim. Naiintindihan ko naman na kailangan nating mag-take risk. Pero kahit naman ang risk-taking, meron pa ring masuring pagpaplano na dinadaanan. Kaso, ano kayang mangyayari sa kanila? Lalong-lalo na ngayon, nagpaiwan yung pamilya ni Mang Tunyo
doon sa printing. Tapos, aalis na rin si Boss Nison na nagiging daan para hindi magbanggaan yung pamilya. Saka, ano kaya yung nararamdaman ng tatay ni Mang Tunyo? Malalaman natin ang lahat ng yan bukas, mga kaninuno. Kaya antabayan na natin. Yan lamang. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan nyo ang kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Bye! Ang tanong para sa video na ito, ano kaya yung iba pang nararamdaman ng tatay ni Mang Tunyo? Kayo nang bahalang humusga. Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Maria Christine Yoshihara, Rosaline Arante, Joel B, Michelle Cedron, Rosalie Aklaw, C.D. Arlap, Anna Marie Belair, Helmar Magohom, Fatima De Vera, Angel Seven, Jonas Magay, Pretty Momshi, Shallow Yummy, Yana Taduran, at kay Rosalie Aklaw. Make sure follow nyo ako sa Instagram account at FB page dahil ina-upload ko din doon yung comments nyo. Salamat!